Hi guys, what's up everyone? Today we're going to review a keyboard that I bought from online Shoppee. I bought it from Shoppee. So this is a Penble brand and code PB-5000 keyboard. Yeah. Okay, gagamitin ko to para sa piso net na aking sineset-up. Okay, so ito yung binili ko sa Shoppee. Ayan. Hopefully, lahat to is in good condition. Medyo disappointed lang sa seller. Hindi ko na i-mention kasi hindi marunong mag-update and napakatagal ng delivery. Tapos nagka-problema pa sa ibang item. Hindi sinabi na hindi pala available yung coin slot na in-order ko. At yung pagka-packaging nila hindi ganun kaayos. So hindi mo yung lagyan ng bubble wrap. So ito, hindi siya mechanical. Actually, itong keyboard na to, medyo matagal na itong model na to eh. So, parang nagustuhan ko siya nung makita ko yung design niya. Maganda naman yung pagka quality ng plastic niya. I think ABS material to. Medyo makapal naman. And then very soft yung touch niya. Then, meron din siyang wrist pad na para comfortable yung armrest natin. Okay, check na natin. Yan. At saka pala yung cable niya. Yan, kung may kita nyo. Balot siya ng parang nylon. Hindi siya rubber. Ayan. Then, meron din siyang anti-static. Maganda yung pagka-ano ng cable niya. Sorry, ito pala yung back niya. Ayan. Meron siyang details sa likod. Voltage requirement 5 volts and current 100 milliampere. Lifespan daw niya is 10 million keystrokes. Of course, made in China. So this is a USB type keyboard. Let's try. Ang price nito na bili ko is 480 something. Ito yung lights niya. Off ka lang yung ilaw. Ayan.
So makikita nyo, wala pong ilaw yung mismong keyboard niya. Parang backlight lang siya. Not unlike dito sa true mechanical. Ayan po. Siya sa nung ilaw niya. On and off. This one. Ayan. Yung LED nakalagay. Tapos meron siyang brightness. Hold lang natin yung function. And then yan. High and low. So maganda yung pagka curve nung case niya. Yan. And I think hindi nag-fade to kasi laser printed siya. Yan, swerte yung mga maglalaro nito na mga batang piso net. Tapos, ano pa ba yung ano niya? Yan, meron din siya palang function key dito na pang-adjust ng volume. Which is na hindi nyo makikita sa ibang keyboard. Parang sa laptop siya. Makikita niyo po. Yan, volume adjustment. Hold lang natin yung function. Yan na. Humina yung sounds. Yan, kung makikita niyo po sa screen monitor. Ay, pasensya na kayo, medyo maingay kasi umuulan na. Okay siya, okay. So, ang wala lang sa kanya is yung pinaka logo, wala siyang ilaw. Pero sa picture, meron. Okay, try natin mag-type.
Grabe, smooth na smooth siya. Ang sarap pumindot. So far, okay lahat ng keys niya. Grabe, ang sarap niya pindutin. Yeah. Very affordable price. And sulit na sulit to sa mga player ko. Mag-enjoy talaga sila dito pag ginamit nila to. Flex ko lang yung pogi kong anak. Hindi ko man nakita well eh. Ah, later. Papiran ko sa'yo. Tapos madali lang yan. Ayan, maganda rin yung partner nito na mouse. So, pag may budget ako, bibili din ako. Maganda rin siya sa personal, hindi lang sa pangharabas. Actually, nakapanginayang ako, pangharabas lang eh. Yung panglalaro lang. So, dahil sa gusto ko mag-enjoy yung player ko. Kaya... pinili ko yung ganitong keyboard. Ito yung mouse. So maganda rin yung design niya. And may kita nyo pa lang sa quality material na plastiko. Solid na solid. Same din yung cable na parang nylon siya. For 79. So maganda naman yung reviews niya sa Shoppee. Hindi ko na i-mention kung saan ko binili ito. Pero kung ako sa inyo, pag bibili kayo, hanapin nyo yung seller na responsive.
for only 480 pesos. Ayan. So kung sa A4 Tech, kasing price din siya, kaso bundled na siya ng mouse and keyboard. Ano yan? Sigpaw. Wala dyan. Walang bot? Sigpaw. Na? Diyan ka rin. Tapos rin na. Ayun. 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 Sa sipila. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo.